Philippians chapter 4 verse 19. Ano bang ibig sabihin? Tara, pag-aralan natin. So madalas po nating mapakinggan tong Philippians chapter 4 verse 19 sa mga devotion, minsan sa preaching po, pero minsan po or kadalasan ay na-out of context at minsan din po sa ating pagbabasa ay nami-misunderstand po natin or nami-misinterpret po natin yung ibig sabihin ng Philippians 4:19. So basically, kapag tayo po ay dumadaan ng problema, especially ngayon po no, during the pandemic, ang daming mga challenges sa material na bagay, sa mga financial needs, na maraming tao ang nagigipit, maraming mga Kristiyano ang nagigipit. At minsan naaalala po itong Philippians chapter 4 verse 19 na kung saan ay ang Diyos ay magpuprovide ng ating mga pangangailangan. So totoo naman po, ang Diyos ay nagpuprovide ng ating mga pangangailangan. Pero kapag aaralin po natin yung context na to, mas ma-appreciate po natin at mas may apply po natin ng maayos kung ano po yung ibig sabihin ng Philippians 4:19 sa panahon natin ngayon. So hindi ko na po babanggitin or ipapaliwanag yung book background at bago tayo pumunta po doon sa literary context na tinatawag ay gusto ko po munang ipakita yung general overview no. Si Pablo po ay isang misyonaryo na kung saan ay nangangaral o pumupunta sa iba't ibang lugar para mangaral. At bilang siyempre bilang mangangaral ay nangangailangan din po siya ng mga pang-araw-araw niyang gastusin no. So siya po ay merong trabaho no, parang sa umaga or let's say sa gabi ay kapag may pagkakataon po gumagawa siya ng tent at pag merong opportunity nagpipreach po siya ng gospel. Then aside po doon sa pagpipreach niya ng gospel ay may mga tao po, may mga simbahan na nagpapadala sa kanya ng tulong o nagbibigay sa kanya ng tulong. At isa na po dito yung simbahan dito sa Philippos no, o sa Philippian Church. Na kung saan po kahit nasa ibang lugar po si Pablo ay pinapadala po nila yung tulong nila kay Pablo bilang parang partnership sa gospel. Then pinapadala po nila ito through Epaphroditus na kung saan ay malaking tulong po sa kay Pablo at siyempre sa mga mananampalataya sa Philippos. So magsimula po muna tayo dito sa may verse 15. Sabi rito, "Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only." So pinapakita po dito no, sa mga pinuntahang simbahan ni Pablo, tanging Philippian church lamang yung parang napaka-generous pagdating sa giving o pagdating sa pagtulong kay Pablo sa kanyang ministry. Verse 16, "For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds in your account." So kahit nasa ibang lugar si Pablo, nasa Thessalonica siya, ay pinapadala nila yung tulong. Let's say, sabi na, sa panahon natin yung sinasabing love gift, no? Para kay Pablo. Ngayon sabi rito sa may verse 18, "I have received full payment and I have more than enough. I am ample supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent." Si Epaphroditus po, ito po yung parang ano nila, no? Messenger at saka tagadala ng tulong kay Pablo. At meron pong passage din sa Philippians na halos nagkaroon na rin ng sakit si Epaphroditus pero siya ay naging faithful sa kanyang ministry. Then sabi rito, "They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God." So ano po bang ibig sabihin nito? During the Old Testament sacrificial system po, ang bawat sacrifice po ay nagpo-provide ng aroma o fragrant aroma na kung saan ay katanggap-tanggap sa Panginoon kapag ito po ay ino-offered ng maayos at nanggagaling sa puso. So yung offering po ng Philippian Church, na bagamat ito po ay financial na tulong, ito po ay parang nagiging parang spiritual
offering na nagiging bigay, nagbibigay ng kagalakan sa Panginoon. Sa may verse 19 po, ito po yung sinasabi, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." So kapag based po dun sa hermeneutics natin, ang kausap dito ni Pablo ay ang mga Philippian church na kung saan ay napaka consistent sa pagtulong sa kanya. At in return, sinasabi ni Pablo na dahil sa inyong generosity, dahil sa inyong pagtulong sa akin, my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So, kung i-apply po natin to, masasabi natin na ang Diyos ay magpo-provide ng mga pangailangan ng bawat Kristiyano kapag sila po, ito po ay para sa mga Kristiyanong faithful sa pagtulong sa ministry, sa pagtulong sa kanilang mga pastor, sa mga leader ng church, either ma-financial man yan or anumang klaseng tulong para po sa ikakalaganap ng salita ng Panginoon ay para po yun doon, no, sa kanila. So, let's say sabihin natin tayo ay Kristiyano pero hindi naman tayo active sa pagtulong sa church, both physical or material or pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi po para sa atin yung verse na to. So applicable lamang po to sa mga Kristiyanong faithful sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, faithful sa pagtulong sa gawain ng Panginoon, mapa-material man yan, financial man yan, or any ministry na kung saan po ay nakakatulong sa paglago ng simbahan. So yun po yung ibig sabihin ng Philippians 4:19. Kayo po ba ay natuto at na-bless? Paki-like, share, and subscribe naman po para updated kayo sa mga future content na aking gagawin na may kinalaman sa Biblia. God bless po!